Halo guys, good morning. Gagawa ako ng Lebanese cuisine. We're calling Waraanab Bizet. Ito na ilalaib. Pinapakuluan sa tubig. Tapos para malaib siya. Tapos ito naman ay yung parsley, tomato, onions, rice, at of course, asin, at saka lemon. Lemon juice, or you can put lemon dry, yung powder. Ganyan ang pagbabalot nito. Yan. Binibi ako kasi yung dahon, kasi minsan matigas yung gitna. Kaya tinatanggal ko. At maliliit ang aking balot para cute siya. Ayan, masarap ito. Ayan. Ganyan ang pagbabalot nito. Ayan, ganito yung pagbabalot niya. Tapos ng konti. Ayan siya. Kita nyo ba? Ayan. Ayan, top in natin. Tapos, ipasok natin yung dalawang tabi at ipitin. Yan, ganyan siya. Ito. Yan, ipitin. Yan, okay. Bonggang-bongga. Yan, okay. Handa. Ito pa. Siya, dalawang tabi. Tapos ipitin natin para huwag siyang pumidlas. Yan. Yan. Ganyan siya. Yan siya. Yan. Kaya, ganito. Pag malaki kasi, gusto ko maliit. Kaya, bupiting ko. Yan. Para hindi masyadong malapad. Meron naman nabibili ng maliit na talaga. Kaso itong nabili ko ay medyo malapad. Ayan. Pag okay na, wag nyo nang katin para hindi masyadong maliit. Pag ano lang, katulad nito, okay lang yan. Maganda ito sa meat. Ayan, okay lang yan. Ganda. Ayan. Tapos yung mga kinat ko, ang ginagawa ko ay pinagdudugtong-dugtong ko at gawain ko rin. Yan siya. Ito. Lagyan uli natin ng toppings ng stuff. Ayan. Okay. Ayan. Ganyan lang. Yan. Masarap ito pag naluto. Kinakain nila with bread. Yung iba naman, alone, kinakain lang nila ng ganyan. Papak. Yung maraming Arab people, they like it very much. Waraanab Bizet. Bonggang-bongga. At ganito nga pala yan. Yung palayok na paglulutuan nyo, but you should put sliced potatoes para hindi siya direct sa palayok. At ganyan siya. Yan. Para kahit medyo masunog yung ilalim ay hindi direct sa dahon ng grapes. At hindi masunog yung niluluto natin.